So, bago ako magsimula dun sa gusto kong ipunto dito sa video na to, gusto ko lang muna humingi ng sorry, ng tawad sa mga fans, subscribers, followers namin ng asawa ko. Dahil sa mga nakikita nyo sa Facebook ngayon, sa newsfeed, sa mga nakita nyo sa live, narinig nyo sa live, and yung mga lumalabas pa na ibang issue, okay? Gusto ko lang mag-sorry sa inyo. Yung sa amin naman ng asawa ko, hindi na para gumawa ako ng apology video or mag-apologize ako dito kasi yung mga ganun bagay dapat privately na lang namin and internal na lang kung gagawin. Plus, nasa UK kasi ako, so medyo nahihirapan akong kausapin siya kasi hindi siya masyadong nagre-reply. Actually, pag nagme-message ako sa kanya, kahit gaano kahaba, sisin lang niya. So, medyo nahihirapan ako na kausapin siya. So, pag-uwi ko na lang sa Pinas, kasi right now, nasa UK ako. Pag-uwi ko na lang sa Pinas, saka ko siya kakausapin para mas maayos ko. Andito kasi ako sa UK para ayusin yung passport ko. Ito. Ito nga. Yun yung luma. And ito yung bago. Hindi para takasin yung issue. Okay. Hindi ko tatakasin yan. Plus, hindi ko didenay yung mga bagay na ginawa ko talaga, and yung mga maling bagay na ginawa ko, hindi ko i-deny yan. Let's go to my point na sa point na gusto kong ipunto dito sa video na to. Ang una ko lang gusto sabihin is marami kasi akong narinig dun sa live ni ate. Actually, nanood ako. I was watching her live feed. Ako yon, kung nakita nyong John Gutierrez is watching, nanonood talaga ako. Pinanonood ko siya kasi gusto kong marinig kung ano yung sinasabi niya. And may mga bagay lang dun na narinig ko na hindi tama sa pandinig ko, and alam ko yung totoo and alam din niya yung totoo, pero ginawa lang niya or may sinabi siya dun para lang mapabango yung pangalan niya, para magmukha siyang mabait, or para magmukha siyang malupit, or para siya yung agrabyado. But may point, may isa siyang point doon na sinabi niya na nalasing daw siya to the point na nag-pass out siya sa gilid malapit sa banyo ng Oblivion. I mean, first of all, sino ang matinong babae na magka-club kasama yung mga never niya pang na-meet na tao? First time pa lang niya akong na-meet nun. Sino matinong babae na iinom to the point na magpa-pass out kasama yung mga taong first time pa lang niyang mamimit. Di ba? Hindi kita din na judge, pero sino? Di ba? Sino? And ayun nga, nag-pass out nga daw siya. Tapos, ang sinabi niya dun, ang napagkarinig ko is, hinawakan ko daw yung private part niya habang lasing siya. And I was like, kung lasing ka, at hinawakan ko yung ano mo, ba't naaalala mo na hinawakan ko? Diba dapat kung naaalala mo yan, kung nasa wisyo ka pa na naaalala mo yung ginawa ko, dapat dun pa lang, there and then, nagwala ka na. Nagwala ka na, pinadampot mo ako sa bouncer, dun pa lang, binitbit nyo na ako sa barangay, or binitbit nyo na ako sa polis, or The next day, kinuha mo yung CCTV footage from Oblivion para lang
para may proof ka or para may evidence ka, dali mo sa police yon. Then, kulong na ako nun, di ba? Kulong na ako nun. Kung nangyari yon. Dahil di nangyari yon, hindi mo ginawa. Hindi mo ginawa. Tapos yung sinasabi nyo, yung nakita ko dun sa post ng isa nating kaibigan. Kaibigan daw. Nilagay niya dun na kaya nasira yung damit mo dahil inaaway ka ni Tony. Inaaway ka niya. Inaaway ka niya. Dahil pinagnasahan mo siya or you took advantage of her when she was drunk. Come on, man. Baka naman kaya nasira yung sa neck ng damit ko dahil gusto niya akong halikan. Hinahabol-habol niya ako. Sigaw-sigaw pa siyang Badger, Badger. King Badger, nasan si Badger? Nasan si Badger? Sa labas ng Oblivion. Diba? Para hinahabol-habol niya ako kasi hinahabol-tablet niya ako para, dahil gusto niya akong halikan. Pero ako, umiiwas-iwas ako. Nandun pa sila, ano eh, sino ba yun? Yung famous na naging mukhang yung dating pinipig, tas naging ano, naging pang Korean novela yung mukha. Basta nandun siya noon, nakita niya yan, hinahabol ako, umiiwas-iwas pa ako eh. Nandun din si ano, si yung kulot na makulot yung basta hindi na para mag name drop pero kita nila yon. Plus alam na mga totoong kaibigan ko na nandun nung time na yon na ako pa nag-alaga sa'yo nung nalasing ka, hindi ka dun nag-pass out sa Oblivion, men. Nag-pass out ka nung malapit na tayo dun sa Jollibee. Actually, kahit tanongin mo yan si Francis De Leon, siya yung nagda-drive ng kotse. Ako nag-alaga sa'yo. Actually, ayaw nga kita buhatin kasi ayaw akong makita ng mga tao na meron akong buhat-buhat na ibang babae. Pero, alam mo yun? Alam mo yun? Pero tinulungan pa rin kita kahit nagpa-pass out ka, nagwawala ka dyan sa sahig. Tinulungan kita. Ako nagdala sa'yo. Ako nagbuhat sa'yo papasok sa kotse ni Francis. Alam mo yan. Nandun din yung justice. Alam din nila yan. Nakita nila yan. kahit hinihila-hila mo yung damit ko, nakita nila. Alam mo yan. And, ano pa ba yung mga narinig ko dun na hindi, may mga narinig kasi. Ang dami ko narinig na hindi tama kasi na parang ako yung sinisisi sa mga nangyari. And sa mga pagkakamali, yes, nagkamali ako. Pina natin yun. Kamali ako, ang dami kong kasalanan. Hindi ko nililinis yun. Pero, dalawa tayo dito. Dalawa tayo, hindi ko kaya yun mag-isa. Ano? Ano yun? Nakipag-anuhan ako sa sarili ko? Na, kaya nga naging issue kasi dalawa tayo dito. Diba? Diba? Kung ako lang mag-isa yun, edi, ano, baliw ako, di ba? Plus, yung sinasabi mong wala kang alam na meron akong girlfriend, let's be serious. Sinabi mo pa nga sa akin dati na, dati nung napapanood ko kayo, ni-imagine ko, paano kaya pag ako nagkaroon ng boyfriend na ganyang kakulit? Na ganyan, biner, ganyan, kilala ng tao. Ayan ang sinabi mo sa akin. Kaya huwag mo sabihin, huwag kang magmalinis, please lang, huwag kang magmalinis. Ako, real talk. Real talk lahat ng sinasabi ko. Ayokong gayahin yung mga ginawa mo na para bumango yung pangalan is magsasabi na kung ano-ano na. Ayokong gayahin yan. Kaya, eto sinasabi ko sa inyo. And, okay, actually, eto yung proof. May proof ako. Nung the next day, after kang nalasing, after kitang tinulungan, after kitang nilagay doon sa kotse, after mo sinira yung mga yung damit ko dahil ayo umiiwas-iwas ako dahil gusto mo kong halikan. Okay. Ito 'yon. May screenshot ako. Ito yung usapan doon. Ito sabi mo. Tang ina, aalis pa naman ako ngayon. Sa group chat namin 'to ng Suicide Squad. Ang reply ko, alis ka lang, ha ha ha. Kaya 'yan, ha ha ha. Tapos ang reply niya, ha ha ha. Next na makita kita, lahat ng suot mo sisirain ko. Doon pa lang, given na, di ba? Bakit hindi ka nagreklamo? Sisirain ko. Ayan yan, oh. Suicide Squad.
Oh, ayan ka, oh. Ayan ka, Pink Dildo nickname mo. Ako nagbigay sa inyo yan. Ako naman si Boy Famous, ayan. And siya. Next na makita kita. Oh, 'di ba? Yung pa lang proof na hindi ka galit sa akin at hindi mo ko nilay on kagaya ng sinabi mo na nung nalasing ka, hinawakan ko yung private part mo, tapos hindi mo na ako pinansin dahil doon nagalit ka na sa akin or inaway mo ako. Kaya ikaw, Anthony, yung pinos mo, napaka-barbero nung part na yon. Alam mo yan. Alam mo yan, Anthony. Plus, doon tayo sa pinagmulan nito na pinagmulan nitong mga stuff na nung mga nagdab kaya naglabasan tong mga to yung nilabas ni Makagago. Anyways, I just wanna say si Makagago since 2014 pa yan, 2014 pa niya akong binabash, dinis niya yung nanay ko, dinis niya si Jelay, dinis niya ako. Ang dami na ng video towards me, but he never heard anything from me because that's his forte. He disses people. So, I don't mind that. But, yung totoo, totoo rin yung sinabi niya na I spot my chewing gum, I am. Yeah, I did. And he's right. In Europe, that's one of the most disrespectful thing you can do sa tao. You can, when you spit at them. Pero, kasi, sa sobrang inis ko, dahil 2014, dinidis niya ako. Ayun na lang yung way ko. Hindi kami makalapit sa kanya kasi sobrang daming bouncers. As in, sobrang dami. So ayun na lang yung pinaka, yun na yung pinaka disrespectful thing that I could do to him, spit my chewing gum at him. So hindi ko dinedeny yun, and yun nga, dahil sa issue na sinabi niya na binigyan ko daw ng 20k si Tony 3 weeks ago kasama si Mark or something, basta yun, ayun yun. Hindi ko dinedeny yun. Ang dinedeny ko doon is yung 20,000. Hindi ko siya binigyan ng 20,000 plus yung sinasabi niya na pagpasok daw niya sa kotse nagwala-wala daw siya kay Mark. Hindi ka nagwala-wala. Kasi kung nagwala-wala ka, bakit nakarating pa tayo sa McDonald's at umorder pa tayo ng food, 'di ba? Hindi ka nagwala. Ang una mong sabi, ay putang ina, ang taba mo. Ayun ang sabi mo sa akin. Hindi ka nagalit, hindi ka nagwala. Kasi kung galit ka sa akin or kung nagwala ka, eh di dapat hindi na tayo dumating sa point na nakapunta tayo sa McDonald's para umorder ng food, di ba? Plus, kung ayaw mo talaga sumama ng mga point na yon, bakit hindi mo na lang kinuha yung pera? Yung pera na hinihiram mo kay Mark, hindi mo na lang kinuha yon at umalis ka. Lumabas ka ng kotse, di ba? Napaka-easy. Pero no, sumama ka pa sa amin, di ba? Sumama ka pa na ipagkwentuhan ka pa sa amin. Ayun. Yes. Inaamin ko, mali yung ginawa ko at sumama pa ako sa lakad na yon. Yes, mali yun. I'm not gonna deny it. Mali ako dun. Mali yung ginawa ko dahil alam ko naman napakalaki ng issue na nagawa ko noong 2016 tapos sumama pa ako nung mga panahon na yun. Pero gusto ko lang kasi malaman you guys na maraming bagay na sinabi siya doon na hindi totoo. Ngayon naman, sasabihin ko sa inyo na parang hindi na talaga ako nakausap ng asawa ko. And right now, inaamin ko, nagkamali ako, hindi ako nagmamalinis, at tatanggapin ko lahat ng galit ng tao. Kung ano man maging outcome nito, gusto ko lang na makakuha ng chance sa asawa ko na mag-sorry, but like I said, hindi ko na dito gagawin yun, pero I will try my best to get her back, or I will try my best to at least apologize to her sincerely.
But anyways, sana po yung ginawa ko and yung mga narinig nyo ngayon, yung mga nangyari, sana po maging lesson po sa inyo tong lahat. Like I said, I'm not perfect. I have made a lot of mistakes. And hindi ko tataguan yung mistakes ko. Lahat yung haharapin ko. And yeah, that's it. Kung magkakaroon man to ng next video, nanginginig na ako. Actually, kasi naasar ako sa mga narinig ko eh. Actually, but yeah, sige na. Kung magkakaroon man to ng kasunod, siguro nasa Pilipinas na ako nun. But yeah, hindi ko dinideny yung mga kasalanan ko. Inuulit ko, hindi ko dinideny yung mga kasalanan ko. At hindi rin ako nagmamalinis. Gusto ko lang malaman nyo yung totoo, yung mga totoong nangyari at yung mga mali na pinaratang sa akin. Ayun lang yung ginagawa ko. Okay? Thank you. Okay, so ito na yung second part ng video. Kasi kakatapos ko lang panoorin yung ginawa ko kanina and na-analyze ko na ang dami ko pang hindi naki-clear out and ang dami ko pang hindi nasasabing mga topic doon. And pinanood ko rin ulit yung live feed ni ate para lang ma-refresh ang utak ko kung ano yung kailangan ko sabihin, okay? Okay, first of all, yung mga screenshot na ni-release mo, bakit yung part ko lang yung pinopost mo? Bakit yung mga part mo na ikaw yung naghahabol, yung part mo na ikaw nagpapaselos, yung part mo na ikaw yung nagtatanong ka kung kailan ako babalik, bakit hindi mo pinost doon? Bakit? Para lang malinis ka? Para lang lahat ng tao isipin na, oh, si Badger yung naghabol. Parang ganon? Come on, don't lie. And meron pa doon, narinig ko na naka-move on ka na, kamo, tapos magsisend ako ng titi ko, ng private part ko pala, sorry for the word. Yun nga, magsisend ako ng private part ko sa'yo, and then, naka-move on ka na pala, pero, bakit magsisend ka pa sa akin pabalik ng mga stuff, mga private stuff din, na hindi ko na kailangan sabihin dito, ba't magsisend ka pa pabalik, di ba? Diba? Ganun ang setup natin. Alam mo yan. You don't need to lie. Plus, alam mo na kami na ni Jelay noong mga panahon na mag-ganun. Ang dami mong sinesend sa akin. Alam mo yan. Ang dami mong sinesend sa akin ng mga stuff. I don't need to say it. Because di na kailangan elaborate dito yung part na yon. Pero alam mo na nagsisend ka rin sa akin. Don't say na ako lang yung nagsisend and stuff. Okay? Nakakainis kasi na parang ako lang. Dalawa tayo dito, tandaan mo, dalawa tayo dito. It takes two to tango, okay? And alam mo rin na may girlfriend ako noon. Alam mo na kami ni Jelay noon. Alam mo 'yun. You know that you're number two. Hindi mo kailangan i-deny 'yon. Alam mo 'yan. Nakakaasar lang kasi isipin na dinideny mo pa yung mga bagay-bagay na alam naman natin na alam mo. And may isa pa doon na sinabi ka na nakatira ako sa inyo. Yes, tumira ako sa inyo pero hindi for 1 month, okay? Siguro 12 days or 2 weeks at least, ayun. Dahil ayun na yung mga panahon na nagkakagulo na kami. And wala na akong mapuntahan dahil nahuli ako na may video ako na nag-aano ka ng ano mo at umuungol-ungol ka doon. Diba? Nakita naman natin doon sa live feed ng asawa ko na yung video. So, you cannot deny that. Do not lie. And yun nga, ikaw nag-iaya sa akin tumira sa inyo dahil wala naman ng mga parents ko dito. I only have my grandma. Here and then yun nga tumira ako sa inyo ng 12 days but basta parang ganun at least 2 weeks at most na yun. Yun yung pinag ano ko doon, yung in-stay ko doon. But simula nung na
huli tayo ni Jelay nung after ng birthday bash ko. Nagkumahog na ako nun, pabalik sa amin. Sinabi ko sa iyo, babalik na ako sa amin. Kumahog na ako nun. Simula nung binlak ako ni Jelay, simula nung pinakita niya sa akin yung video na sinundan niya tayo from Oblivion to your house, bumalik na ako nun. And ayoko lang kasing marinig na ako lang yung biniblame mo. When in fact na dalawa tayo dun. Dalawa tayo dun. You don't need to clear yourself out sa mga tao na to. Kasi alam nilang totoo. Alam nila na number 2 ka. Alam mo rin sa sarili mo na number 2 ka. Alam mo yan. And last but not the least, yung 2019 ulit, ibabalik ko. Ang sinabi ni Makagago. He was right. Nagpunta kami sa Las Piñas. Pumasok siya sa kotse sa Las Piñas. But siguro mali yung source ni Makagago na nakakita sa amin na ako yung nagbigay ng pera. Because hindi ako nagbigay ng pera sa kanya. Yun yung mali ng source ni Makagago. But everything na lumabas naman, hindi ko dinideny, and pagkakamali ko yun, gusto ko lang naisipin yun na hindi ako nagsisinungaling, and lahat ng sinabi ko dito is real talk. Hindi ko na kailangan pang i-deny lahat yun dahil right now I think I have lost everything. Wala na akong dapat ikabahala kung ano man mawala sa akin ngayon dahil nawala na nga sa akin yung asawa ko. At the moment, hindi pa kami nag-uusap ng maayos, and hindi ko rin alam kung paano ko siya kakausapin dahil nandito ako sa UK. Ayun na yun. So, this is it. I guess, I just wanna let you guys know that I have made a mistake. You know it. And I'm not gonna shy away from mga nangyari sa mga katotohanan. I'm not gonna shy away from it. And kung sinasabi nila, kung may ilalabas sila sa akin, kung ilabas man nila yung private part ko, wala na ako dapat ikabahala. I don't mind that. They can do it. And yun. God bless everyone.